Hello po. Good morning po sa ating lahat. So, today po ay December 8 po. Malapit na po yung holiday. So, kumusta po ang lahat? So, magbabalik ang workshop fix repair. Ayan. So, meron tayo dito ng re-repair ito, as you can see. So, over na display ang problem po nito according sa may-ari. Ayan. So, makikita nyo. Yan ang ano niya. Super lupa. Super lupa. Ayan. Super dami. So, this is 6800 XT. No display. Galing daw ito ng mining. Pull out. Bumibili yata siya eh. Nang galing mining. Yan ang ano niya. So, linisin natin to kasi super dumi. Ito ang isa na to. So, nakita nyo naman ay grabe. Pwede na siyang taniman ng gabi. Baliktad, chinelas mo anak, baliktad. Ah, baliktad po ang chinelas mo. Paluin ka ni mami. Dumi. Gusto mo na school? Sa Shopee? Huwag na pagana to, palit na lahat ng thermal pad. Wala na rin to. So, nakalagay dito ay 1 mm yata to. Power cooler to, I think power cooler siya. Ito repair natin. Oh, power cooler nga. So, yan. Oh, per super dumi. Puro lupa na ito eh. Ano kaya to? Pagana pa natin. Super lupa. Ay. Sorry. Super lupa. Dumi-erase mo na. Ah, linis. So, linis muna natin. So, dito ay ang kapal nito ay ano yata ito. So, yung pansukat natin. Sukatin nga natin. So, try natin kung 1 mm. So, yung kapal lang nandito ay yeah, 1 mm. So, 1 mm nga siya. So, ito. 2 mm to. So, 1 mm na yung the rest. Tapos, 2 mm yung sa kanyang ano. Oh, yan. So, linisin lang. Linisin lang natin siya, guys. Super gabok. Sana okay pa to. Hindi siya nasira dahil sa dami. Eh.
Sino display ito eh. So walang linis-linis. Tanggalin na natin ito lahat. Hindi na ito pwedeng gamitin. Madumi na eh. May deliver yata ako. Wait lang guys. Nagutin ko lang yung ating call. Deliver. Ayan, so may tumahog pa, customer. Haba nung usapan namin. Ayan, so payment. Payment. May nagbayad na kasi customer. So ito, continue nyo natin, nare-repair natin. Inspect natin kung anong problem nito. Sinsya na kayo, naubo ako. Ah, microscope. Nakalimutan na naman natin. So, hindi naman ito shorted eh. Sana yung dumi lang na yun na sobrang kapal. Yeah, nawalan siya ng display. Sana walang nasira. Kasi pag nasira, hirap. Palit pa ng piyesa. Iba yung piyesa nito. Wala akong available nito. Kasi this is no display eh. Well, nagpagawa na rin yung may-ari sa akin ng 3090 yata yun o 3080. So, hindi lang din siya nagawa. Kasi problem ay sa chip na. So, naano din siya. Ganito din ay tsura. Madumi. Bali, nag-bloated na yung ano niya. Yung kanyang BRM. Tapos, pinalitan ko na. So, kompleto na yung mga voltage. Wala na siyang shorted. Yung problema, yun. Na yung display pa rin.
So, may ganito kasi yung mga high-end GPU kasi meron siyang ano, nagko-crop, may damage siya sa resistor. Nagko-crop kasi yung mga firmware ng mga ganito. Yung mga high-end video card. Halos pinatatakbo siya ng program. So, may damage siya dito. Nakita ko dito ito. Ano kaya ito? Wala lang ako isi. Ayun lang. Eh, damage nga. Kaya ito marerepair pa. Pa siya. Saan ang damage dito para saan to? So, resistor ito. Important way. Sukatin natin. Siyan okay sa akin, masama ang pakiramdam. So, resistor. Oh, ilang ohms kasi baka matanggal siya. So, this is 1.2 m. Oh, laki naman. So, damage na. So, wala tayo nito. Ang laki. 2.5 m. So, it's big. Itong katabi. Ha? 2.5 m din siya. Ah, malaki talaga siya. So, linisin ko lang ito. Malapit siya, ano eh. Dito sa voltage controller.
2.m, nasa 2m siya itong ano na to, mga resistor. Nalalawang na yung isa. Wala ka ng hawak. Hindi na connected to mga to. So, 2M siya. Hindi na siya connected. So 11K, naging 11K ngayon. So this is 1K. Two point seven.
Sila yung Ben Keisha? Try natin ito. So, 11K. So, 11K yung resistor. Kala ko 2.5. Lolo ko lang yung ating ano. So, 11K. Meron kaya ako nun? 11K. So, tingnan natin sa book of resistor. 11K. Yeah. Okay. So, 10K ang available dito. 10K. So, kung 11K siya. So, kasi 11 point na siya. 11 point. So, try natin na 12K. Pero 10K lang wari ka to. Then kailan lang guys lalagay natin. So, tanggalin na nga natin. Kasi baka may nare-read siyang iba. So yung dalawa ay hindi na siya connected eh. So, buka natin siyang tester nang wala sa board. So, ating existing na, no? So, tester kasi natin, bulok na. 5 ohms. So, 5 ohms ang existing. Wala na tayong ma-read. Malbog na. Malbog na itong isang pag-asa. Eleven nga, 11.3K. Nga siya. Yung 11.3 kasi ang available natin 12 lang at saka ang available natin ay 12K lang. So I think try na lang natin ang 10K. Sinsya na kayo, inaubo talaga ako eh. Try na natin yung dalawa.
Connected na siya. Mas madaling kumapit kasi pag ano eh. Pag bagong pala, bago na yung resistor. Pag nagka-corroded na kasi, di na nakakapit. Mabilis lang kumapit. Malibit kasi, ano lang eh, 10k lang yung nandi sa mga ganito. So, I'm not sure, baka nag-change value siya. Okay na. So, mahirap pag inaubo. Anong naman yung nakapansin ko sa kabila, hindi pa natin na-check. Anong naman nakita ko may ano eh. Corroded. Sa kabila. Inspect ko lang natin kabila naman. Puro kapasitor oh. Sa linya niya, pantay-pantay para mga sasakyan. So, no display. This is no display. So, check natin yung mga fuses. Okay, lahat ng fuse. Parang ano to, dito ba? Diode mode. Check natin yung mga capacitor dito sa mga sa ano to eh. Tawag dito. Sa mga MOSFET. So, check natin kung shorted. Okay, hindi. Ito. Buo ang fuse. So, para makita natin kung shorted siya. So, kasi itong mga sa ilalim na ito. Ito yung kanya mga capacitor sa MOSFET na ba kapag shorted. Shorted siya. Ito sa ano na to, B-core na to. 42. Okay, 42. So, B-core siya. So, hindi naman siya shorted. So, ito. Baliktad. Okay, good reading. Okay, good. So, good. So, may reading, good. Sana yun lang. Ang sira. So, reading natin yung kanyang plus minus reference. Okay, good. Okay, good. Kanyang yan, good naman. So, 12 volts PCIe. So, good. Kanyang 3.3 volts PCIe. So, external 12 volts, good.
Good. So, 5 volts yata ito. Tingnan natin ang fuse. Okay, buo ang fuse. So, itong maliit na to, siguro ay 5 volts or 1.8. Okay, not shorted. Okay. This is 12 volts, I think. So, ito, hindi natin alam para saan ang mga to. So, hindi naman siya short. Siguro sa memory yan. Kasi yung reading niya, lower lang eh. Kasi ito, ito yung mga big core. 4. 4. Yan yung mga big core. 4. Yan. So, big core lahat ito. Tapos ito siguro yung BRM niya. Kasi yung reading niya, 42 siya eh. Yan. Mabababa siya. Yan. So, yung BRM, ano niya. So, try natin siya kung iinit. Tanggalin na natin yung face. Tignan natin kung magdi-display na. Ikaw ba naman? Puro lupa. Pwede na taniman ng gabi. Sobrang dumi. Over. Testing lang natin. Okay. So, pang test lang ito, guys. So, ano lang to? Kasi no display naman ito. So, ang gagawin lang natin, testing lang natin kung magdi-display. Kasi hindi natin siya ma-stress test. Wala na akong pang-stress test ng power supply. So, sobrang mahal kasi ng power supply. 5,000. Pang testing lang naman natin. So, it's too expensive to expense kung it's come to for testing lang. Tapos, masusunog lang din naman sa pagtitest. O, sa mga shorted, ano? check natin, magti-display. So, ready natin yung ano. Pwede natin ang bench. Dito tayo. Pila. Sa taas. Yan. So, let's power on. Okay. Wala naman umusok. Yan, nag-init yung chip. Sana may display. Oh, sad. Wala. May numlock na walang display. So, minute yung chip niya. So, power off natin. Walang display. So, baka na-freeze yung kanyang BIOS. So, try ulit natin siyang i-ano. Pagkalimitan kasi na-press lang yung BIOS. Freeze. Nagpi-freeze. Yan. Nagpi-freeze yung BIOS. Open natin yung thermal camera para makita nyo nag-iinit. Para makita natin kung may shorted. Kasi yung ano niya, itong kanyang PWM IC. Galing siya sa short circuit or change value. Oh, mainit siya dito. Oh, sira pa yata yung... Ah, hindi. Sa light reflection lang. Ayan. So, check natin siya. So, let's power on again. Bago ba? Oh, wala na. So, kanina, uminit siya. So, wala ngayon. Uminit ito. So, hindi siya na gano'n.
Ito, umiinit niya. So, ito may problema. Ito yung ano niya, PWM. Ito siguro yung voltage controller. Parang ito. I don't know, hindi ko alam masyado. So, hindi siya umiinit, guys. Kanina nag-overheat siya. Wala siya. So, power up. So, bakit kaya? So, baka may tama na yung chip. So, let's power on again. Let's try again. Power on. So, hindi talaga siya nagwa-warm. Wala na. Umiinit yung kanya ito. Kaya minsan nga yung umiinit siya dahil sa mga yan. May shorted. So, testing tayo. So, dead siya. Wala akong supply. So, walang voltage supply. Dito. Yan, dead. Dead siya. Ito meron naman 12 volts. Ito yung 5 volts. So, 5 volts yung maliit na yun. This is 12. And, ito yung wala. Missing natin. So, wala din yung BIOS. Baba. 0.6 lang. Ay, mag-stable yung ano. Rating. Twelve. Dito. Tamat din. Twelve. Wala dito sa isa na to. 3.3. So, nawala. Ibig sabihin may problem. Sakit sa tayo nitong headset. Tayong voltage.
So ito guys, bali nilinis ko na ito sa lacquer blue. Kasi masyado siyang madumi talaga. I think baka yun ang isang issue. Di nilinis na, binabad natin sa dun sa aking stainer para yung mga BRAM niya saka GPU chip ay malinis yung mga joints. So kasi napapansin ko umiinip yung chip, then nawawala. Then pag uminit siya, nawawala na siya. Then pag pinower on mo siya, minsan wala na siya, hindi umiinit yung chip. So either may problem sa VRAM, kasi tinester ko siya, wala naman ako napapansin na problema, sira. Bukod lang dito sa mga nilinis ko dito, tapos yung pinalitan ko ng resistor, na dalawang resistor, 10K. So dito siya sa voltage controller na ito. Ayan. So nagsubuk ako mag-research ng schematic. So not available schematic niya. As you can see, wala talaga siya. Chinek ko siya yung schematic. Yan. Masala pala ang display capture. Wait lang guys. Ito. Yan. So, nag-try ako schematic. Wala siya available. Oh. Na-search ko siya. Wala siyang available na schematic. So, test. Ngayon, iti-testing uli natin siya kung kakaroon na siya ng display. Wala naman ako ibang ginalaw dito. Wala tayong pinalitang pyesa. So, nilinis ko na lang siyang, binabad ko na lang siya sa lacquer blue. Kasi based dun sa history niya, ano siya eh, sobrang dumi. Baka mare-resolve natin yung issue. So, yun yung ano. So, nilagyan ko na siya ng thermal paste. Makasakaling gumana. So, para testing lang natin. Kasi wala akong napapansin na ano eh. Wala talaga eh. Kasi pag hindi pa rin siya gumana, wala naman siyang overheated na parts. Pag hindi pa rin siya gumana, sa GPU chip na yung problem niya. Kasi ano siya eh. Kapag siya ay nilinis, tapos pinower on mo siya, iinit yung chip. Pero wala na siyang display. Then pinatay mo siya, tapos inon mo siya. Wala na, ayaw na uminit yung chip. Pag ganun kasi, nakikita kong problem sa chip. Based lang sa mga experience na nakukuha ko sa pagre-repair ko. Yun yung nakikita kong problem niya sa GPU chip. Kasi wala naman siyang ibang corroded parts eh. Except lang yung dalawang resistor na 10K. Na 11K. Na pinalitan ko ng 10K. So yun lang yung nakikita ko eh. Wala eh. The rest wala. So, inspection natin kanina. So wala naman siya. Subukan ulit natin siya i-testing after cleaning sa lacquer blue. Deep cleaning. After deep cleaning, tingnan natin kung mag-on siya. So gamitin natin ay display power. Power on natin siya. So check natin kung magdi-display. Ay, sana? Bench. Ayun. May display siya guys. Nakapansin niyo? Nakita niyo? So nag-display siya. Ibig sabihin, either may joining o may short circuit lang siya. Ayan. So, ayan, napansin nyo may display siya. Hindi naman siya namamatay. So, power off natin siya. Kasi yung issue kanina is umiinit yung chip. Tapos, pag pinower on mo siya, hindi siya umiinit. So, try natin power on again. Sana mag-display. Ayun. So, gumana siya, may display. So, subukan naman natin siya sa ibang port. Baka sa port lang. So, yung camera natin nakatabing. So, umihiwit yung ano natin. So, tignan natin dito. So, try natin sa ibang port. Baka sa port lang, madumi. Kasi madumi ito eh. Saksak bunot pag mga madudumi.
Kasi may corrosion yan eh. So, let's try to power on. Tingnan natin kung magdi-display pa rin siya. So, nag-steady siya. So, may display. So, power off. So, try naman natin ang HDMI. Baka yun lang na yung problem, guys. So, kailangan ng deep cleaning. Power cleaning. Yeah. So, dinip clean ko siya kanina. Kasi napansin ko din yung ano dito. Yung part dito ng ano. Ng dito sa may ano. Ilalim ng HDMI port. So, mayroon siyang ano. Corroded pa rin pala dito siya. Sa part na to. So, nilinis ko siya sa deep cleaning. So, eh, baka possible kaya hindi nag-on yung ano. Kanyang display. O kaya nag-off bigla yung kanyang heat temperature, nag-ano siya, nawawala yung heat. So, try natin. Power on. Baka naman, gumana na maayos. Bench. So, wala ang display. Umilaw na yung ano. So, wala tayong display. So, may problem yung ating ano. HDMI. Wala siyang display, guys. Linisin natin yan. Try ulit natin sa display port. Pag nawala ang display, so sad. So, may sira talaga siya. Kakaroon siya ng short circuit. So, balik natin sa HDMI. So, power on. Steady ba? Ayun, nag-steady siya. Check natin. Ayan, so, ibig sabihin, subukan natin siyang i-cleaning. Yung display port. Display port. Yung, I mean, i-cleaning natin yung kanyang. Kasi nagkaroon dito ng corroded sa part na to eh. Kaya baka ito yung isang possible cause. Kaya siya nagkakaroon ng, hindi nagkakaroon siya ng short circuit or nagkakaroon siya ng ohms resistance sa ground. So, itong dulo na ito, ayan o, mapapansin nyo guys. Di ba may kalawang siya? Nung dinip cleaning ko siya, may nakita ako ditong, ayan o. So, mayroon pa nga rin siya eh. Ayan siya, may corroded siya dito. Sa part na to. Tapos ito, ayan, mapansin nyo, kulay tanso. Kita ba? Tanso. So, labas na yung tanso niya dito. Nawala na yung hinang. So, nagkaroon din siya dito ng effect. Ayan o. Tapos, may corroded pa dito sa part na to. So, nagkakaroon siya ng epekto sa display. Kaya sa voltage checking ko kanina, voltage checking, sa heat temperature sensing natin, so, hindi siya nag-iinit. Maka ito yung isang reason. Subukan natin siya linisin. Mapapa-display natin yung kanyang HDMI. Kasi napansin nyo, lumabas na yung kanyang tanso dito. Pero kapit pa naman siya. Ay, hindi na pala guys. So, hindi siya kapit guys kasi gumagalaw na tong isa na to. Ayan o. Kaya, excuse me guys. So, gumagalaw na yung isa. Ibig sabihin, not connected siya. Pero kanina nung kinisting natin siya kahit sa display port, ayaw niya mag-display nung una. So, yung ano, siguro dito yung naging issue guys na karon siya ng ohms ng resistance dito.
So, gagawin na lang natin dito. Ihinang natin ito. Tingnan natin kung mapapagana natin. Yung display port. HDMI port. Puro ako display port. So, ibig sabihin, nagkaroon dito ng resistance sa area na to. So, linisin lang natin siya dito. Kasi may corroded sa part na tayo. Nagkakaroon na siya ng short circuit to ground. Ito kulay green, oh. Ito okay naman siya, eh. Sa display port. Okay, nalinis na siya nung nadala na siya sa cleaning. So, dito nagkaroon din siya dito ng ano. So, may natanggal dito pala siya. Oh, may natanggal siya guys na capacitor. Ito. Baka yung natanggal dito, yun, nagkakaroon ng shorts. Hindi natin alam. Kasi ano siya eh. Dapat mayroon yan dito dalawa. Sa, ayan o. Matanggal na yung isa dito. So, may natitira pang isa. Pero I think that connected na siya. May omitted din pala itong resistor na to. Linisin ko lang siya guys mabuti kasi hindi ito kakapitan ng LED kapag hindi natin siya nilinis. Kasi ito ang issue kapag corroded. Hindi siya matinatalba ng ano? Ng hinang. Hindi siya kinakapitan. Hindi lang natin madukot sobra yung ilalim. Meron dito. Karotit siya dun. Linisin muna natin. Tapos ito na, itong kanyang resist fuse na to, nagkaroon siya ng corrosion. Linisin ko lang yung ano, port. HDMI port sa labas. Saglit lang guys. Tingnan ko may natanggal dito ang pyesa sa isa na to. Oh, bido. So, baga punta siya dito. So, ano ba to? So, wala na pala tong hinang. Galing siya sa resistor na to. Oops, namikit sa kamay ko. Wala siyang hinang dito. So, wala.
Wala na siya dito. So, damage pala. Ito pa isa na to. Wala tayo schematic eh. Pero at least gumagana na guys yung ano. At least nagdi-display na siya. Wala nang connection sa dalawa. Tapos ito pa. Tingnan natin kung pa-display natin. Natin to kung mapapadikit pa natin. So, no schematic tayo kaya hindi ko alam kung mapapagana pa natin. Itong isa connected pa eh. Ayaw na dumikit. Ayaw. Ayaw na. So, tingnan natin kung ilang ohms. Puto lang naman yan eh. So, sukat. So, meron tayong 51 ohms sa existing. So, pangit talaga ng aking ano eh. Oops. 2.2K. Oops. K. So, dito. ohms. So, dito ay 2.2K. sa ilalim. So, not connected. 2.2K. Okay. So, tanggalin natin yan. 2.2K na yan.
Apps. So, not connected siya eh. Ayan, natanggal na siya. 2.2K. Testerin natin yan. Sarin natin. Testerin yung ilalim ng resistor. Baka siya ibang value. So, this is 2.2K. Okay, buo pa yung ilalim eh. So, ang ating ano ay 200. 220. Sira talaga ng ano ko. May pahit. 200 yung ohms na yun. 1.1. So, try natin. Ay, ay. Tumalsik. Sa 2K lang yung siguro yun. May 200 kasi. Tumalsik niya siya. Ayan na. Wala na. So, itong isa. Tama bang reading natin? Ito ay 500 kanina. Tama, 500 ohms nga. 545 kanina. Okay, 2.2K. Kaya 2K. So, hanap lang ako dito sa ating book of resistor. Oops. So, 2.2K. Ah, 2.7 siguro. 2.2. Ay, meron guys. 2.2K. So, meron tayo dito. Yan. So, mas mahirap kasi pag ano, hindi nakapit. Hindi mahirap pag ano, pag corroded na siya, hindi na siya nakapit. Point okay. So, unahin muna natin tong isa na to. Ay. Ayan. Okay, connected na sa kabila. So, connected pa naman. So, next natin. Connected naman. Hindi pa siya natatanggal. So, okay pa. Connected pa. Hindi natatanggal. So, yun dito. Yeah, smallest capacitor. Napakalingkit nito. Hanap ako.
ba? Anong size niya? Ano? Smallest yan. Smallest. Pero no choice. Ito na siguro to. Sa likod. So, wala. Try natin itong magpipit. So, wala ko guys ng ano. Capacitor. Hindi ko alam kung makapagkakasya natin. It's too big. Anong paglagyan? Sa linggit na itong kapasitor. So, tingin nyo guys, pwede ba nang walang kapasitor? Yun kasi yung pinakalinggit. So, kuha tayo sa VRAM section. Gagana yan guys, at least may capacitor. So, dalawa yung kukunin natin. Okay. Sa VRAM ako kumuha guys. Same size kasi wala, no choice. Tapos yung isa na to, not connected na to, I think. Yeah. It's not connected. Napakalingit nito kasi laki lang ito ng big karayom. Kasi laki ng pinakamalaking karayom na pinakamalaking karayom ba ito? Okay. Connected pa. Hindi connected. Kumapit ah.
Natawag. Wait lang guys, may natawag. Nawala na. Wait lang. Tantayin mo na lang. Saan? Yeah. Ah, ako yan. So, linis. Sana gumana. Seriitan ko lang. Blower ko lang, guys. Baby, pinatawag pa kasuyo. Hindi. Ah, hindi tayo nag-book. Hindi ko alam. Ah, hindi po kasi kami ang nag-book. Kaya hindi namin alam. Ano po ba yan? Pupunta po kayo dito for delivery? Ah, cancel na lang niya. Cancel na lang niya kung ano. Ha? Hindi ah. Hindi ko alam eh. Ah. Ah. Oo, oh, kaya wala tayong alam dyan. Hindi namin alam kung sino po kasi yan. Sa dami ng customers po namin. Apo, try nyo na lang po ulit. Okay. So, hindi makontak ni Kuya yung ano? Oo, oh, naka-record ako. Hindi naman natin alam yan. So, power on natin. Sana hindi umusok. Power on. So, may display ba? Ay, sala. Sala. Pinch. Oh, wala ka pa rin. Wala pa rin display. May wala pa rin display tayo. So,
Pa rin. Power off. Hindi ko alam. Mayaan mo na. Quiet. Nagre-record ako. Okay lang yan. Hindi naman natin alam eh. Hindi naman tayo magagawa dyan. Kahit tayo magtatalon sa building eh. Hindi naman tayo nag-book. Customer na nag-book. Okay lang yan. Ang problema si kuya eh. Dami nating customer eh, kaya hindi natin malalaman kung sino yung nag-book. Sino ba yung nag-book? Wala naman nagsasabi dito na ano eh. Ano ba to? May isang chat. Makontak ng burso. Dating ano, tik, ano, tuktok ba yun? Tuktok. Yeah, wait lang mga guys. So. Okay, mo na. Tatawagan naman niya nung ano, ng, okay, kailangan nila makipag-coordinate both sa kanila. Tayo, sa receiving lang eh. Saka marami ako repair, hindi ko makasikaso. Sana ba ako? Nawala tuloy ako. Kukonsentrate ako sa pagre-repair eh. Ah, na-message ko na. Sabi ko, sir, may nag... Hindi ka daw makontak ng boss. Nawala tayong magagawa dyan. So, saan ba tayo? Wala. Talagang ano, bad chat ang... HDMI. Bad chat. Power up. So, wala talaga. So, tinamaan niya ang HDMI niya. Wala. Ayaw. No, schematic tayo eh. So, I try, pero wala pa rin. Try ko ulit sa display port kung baka nawala display. Power on. So, display port muna. Patay. Nawala pa. Okay, nag-problema pa. Ayaw na mag-hit. Nay. So, nawala guys, nawala. Ayaw na mag-hit din ng kanyang ano. Okay, check na. Ayaw mag-hit niya. Kahit sa temperature, thermal cam. Yan. No heating. Sana. Asa ba? Ayaw mag-hit. Nag-iinit yung aking ano. So may problem pa ganito. Nako. Problema pa tayo. So, let's power on again. Wala, hindi umiinit yung ano. Hindi umiinit ang chip. No, chip. Not heat up. Okay. So, anong mayroon sa HDMI niya? Ayan, nawala tuloy ang display. Wala naman siya kanyang naging shorted. Hmm.
check natin kung shorted. Ating hininang. Hindi naman siya shorted. Okay. Not shorted. Para saan to? Dito? Ito lang connections. Putol. Okay, connected siya, pero dito hindi. Then, so open din itong piece na ito. 10 siya. 10. Pero dito ay 4. So may 6 na siya. So nakalagay ay X02. So, ilang ohms? So, 2.2. So, mapatak siya ng 4 ohms. So, tama naman. So, magkakaroon siya ng problem. Ayaw. Nawala siya, nawala. Try ko nga ulit. Bakit siya nawala? So, di ko siya masyado maintindihan. So, anong purpose? Tabalikam natin. Power on. So, yun, naminit siya. May display. Ibig sabihin, pag naunang isinalpak si HDMI, nagkakaroon siya ng triggering. Short circuit. So, try nga natin ulit. So, palitan natin ng HDMI. Simple ganun yun. Power on. Minute naman. Wala lang display. Ay, may multo. Okay, bunutin na natin. Ito sa result pack.
Medyo alanganin pa pag ganito. Okay, salpak again. So, kung iinit ang chip. So, let's power on. Init ba? So, uminit. So, wala lang talagang display. Ang HDMI. Pero may nakita ako dito eh. So, hindi ako matatahimik hanggat hindi napapagana. Ito ay no connection. So, kailangan ko siyang i-reconnect. So, medyo mahirap lang siya pero galing dito sa resistor na yun. Lilinya ako pupunta doon. So, kanina bakit tayo uminit ng chip? So, parang nahiwagaan ako. Mukhang nahiwagaan ako sa pangyayaring ito. So, hindi ko alam kung bakit. So, putol yung connection dito. Subukan. Subukan lang natin, guys. So, mukhang hindi ko maintindihan eh. So, nilinyahan ko lang. Ay, hindi ko pala napakita sa ano. Sa camera. So, yun, parang napansin ko kasi putol yung lines. So, try. So, turn on malcam natin. So, power on. So, uminit siya. Oh, nag-display. Oh, okay na. So, yun lang pala. Putol yung line, guys. So, kaya lang, may napapansin ako dito yung... So, baka ano lang. Siguro, connections. So, napansin ko kasi, ano eh. Yan. Baka ito lang siguro. So, hindi siya fit. Salpak masyado. So, titingnan natin pag in-stress test natin kung pag lumamig, palalamig. Kapag ganito kasi mga issue, so, mahabang testingan. So, palamigin ko muna siya. Kakain lang ako, guys. Then, stress test natin siya. Okay? So, as of now, may display na po siya. Kahit so, power on natin siya. Yan, via HDMI po. As you can see, yan o, nagdi-display siya. Ayan. As you can see, may display na po siya. It's working. So, alamin na lang natin. Stress test. Kung saan talagang problema. Kung may issue pa. O baka mayroon lang akong ano dito sa ano. So, okay? Update to kayo later. Kakain lang muna ako. Palamigin natin. Tinis. Test ko siya. Ibig sabihin, pag napalamig at gumana, stress test. So, okay siya. Walang problema. So, miss ano lang yan. Miscommunication. Okay?